Sa iba pang top story, ilang programa ng Eagle Broadcasting Corporation wagi sa katatapos na 27th Golden Dove Awards. Samantala, Christian Era Broadcasting Service International nag-uwi rin ng mga parangal. Si Gerald Ranyes sa detalye. Dalawang programa ng DZEZ Radio Aguila ang nakatanggap ng parangal mula sa katatapos lang na 27th KBP Golden Dove Awards na isinagawa sa Aliw Theater, Pasay City. Nakuha ng Kalinangang Filipino ang Radio Best Culture and Arts Program. And the Golden Dove Award for Best Culture and Arts Program goes to Kalinangan Filipino. Tumatay ang executive producer at host ng Kalinangang Filipino, si Ms. Julie Fernando. Mapapakinggan ng Kalinangang Filipino tuwing Linggo alas 8 ng gabi. Nakuha naman ng Pinoy Scientist ang Best Radio Science and Technology Program. And the Golden Dove Award for Best Science and Technology Program goes to Pinoy Scientist. Nang main host at executive producer ay si Professor Caster Diocares at napapakinggan din tuwing Linggo alas 5 ng hapon. Wagi rin at nag-uwi ng parangal ang ilang programa ng Net 25 at isa na rito ang Landmarks na nakakuha ng TV Best Culture and Arts Program na napapanood tuwing Linggo ng alas 6:30 ng gabi. And the Golden Dove Award for Best Culture and Arts Program goes to Landmarks Net 25. Isang karangalan ang mapabilang sa finalist o nominee ng prestigyosong award-giving body na tatlong dekada nang kumikilala sa industriya at kultura sa pagbibigay serbisyo publiko ng radyo at telebisyon. Kabilang din sa naging nominadong finalist ang mga programang Moments ni Gladys, Homework, World Hub at ang musical show na Young Ones Upon a Time. Nominado rin ang Net 25 ng Eagle Broadcasting Corporation bilang Best Television Station. So yung maging finalist ka pa lang dito sa gawad na ito ay malaking bagay na. So nagpapatunay lang na kinikilala ng KBP yung mga effort na ginagawa ng mga programa natin. Special program. And the Golden Dove Award for Best Special Program goes to Worldwide Walk to Fight Poverty. Nagpasalamat naman ng EBC sa bumubuo ng Golden Dove Award. Magpapatuloy ang commitment o sa ating mga taga-subaybay. Para sa Eagle News, Gerald Ranyes Ayamon, Wood 25. Abangan, postal ID magiging valid na para sa passport application sa Agosto. At Philippine Statistics Authority nilinaw na walang expiration date ang birth certificates. At tabayanan ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila.